Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa pala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong bagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabago dahil sa pandemyang aming kinakaharap. Gabayan mo kami upang magkaroon kami ng lakas na kaisipan sa lahat ng aralin at lubusang maunawaan namin. Maraming salamat, Panginoon, sa walang sawang paggabay sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga, mga bata! Kumusta lahat? Maganda kung ganun. Bago umupo, ayusin muna ang mga upuan at kung mayroong mga kalat, makitapon sa basurahan ng maayos at tahimik. Meron bang lumiban sa ating klase ngayon? Mahusay! Kung ganun, nagagalak ako dahil lahat ay nandito. Gusto niyo bang kumanta at sumayaw mga bata? Okay, alam niyo ba ang kantang Kung Ikaw Ay Masaya? Kung ganun, magsitayo ang lahat. Handa na bang lahat? Kung ganun, sabay-sabay tayong umawit at sumayaw. Okay. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Magaling! Maraming salamat sa inyong partisipasyon, mga bata. Pwede nang umupo ang lahat. Bago tayo magsimula sa ating bagong paksa, balikan muna natin ang paksang natalakay kahapon, ang tungkol sa punima. Ano nga ulit ang punima, mga bata? Okay, Ana! Magaling! Ang punima ay ang tawag sa pinakamaliit na makabuluhang tunog. Ano nga ang dalawang uri ng punima, mga bata? Okay, Frank! Magaling! Punimang Sigmental. Ano pa? Okay, Alan! Mahusay! Punimang Suprasigmental. Magbigay nga ng halimbawa ng punima? Magaling! Talagang nakikinig kayo sa guro. Dahil napakamabuti at mahusay nyo, bigyan ng maraming palakpak ang bawat isa. Merong hinanda si teacher ng mga larawan at titig na dapat ninyong madikit sa pisara at masagot. Handa na ba kayo? Okay, pakibasa muna ang ating panuto. Magaling! Bago yan, merong hugis between papel si teacher. Hindi ito basta-bastang between lamang. Ang bawat bituin ay nagkakatumbas ng mga puntos. Kaya galingan nyo, mga bata. Handa na ba kayo? Kung ganun, magsimula na tayo. Merong nilagay si teacher ng mga larawan at titik sa ilalim ng mga upuan. Pakitingnan at kung sinong makakuha ang siyang magdikit sa pisara at magbigay ng sagot. Naintindihan ba? Okay, sino ang nakakuha ng larawan? Ana, pakidikit sa pisara. Ano yung nakuha mo, Ana? Laso, magaling, may bituin ka. Sino ang nakakuha sa letrang L para mabuo natin ang salitang ito? Okay, Frank, pakidikit sa pisara. Magaling! May bituin ka! Sino bang nakakuha ng larawan? Okay, Pedro! Pakidikit sa pisara. Ano yung nakuha mo, Pedro? Baso! Magaling! May bituin ka! Sino ang nakakuha sa letrang B para mabuo natin ang salitang ito? Okay, Lina! Pakidikit sa pisara. Magaling! May bituin ka! Sino pang nakakuha ng larawan? Okay, Nika, pakidikit sa pisara. Ano yung nakuha mo, Nika? Kahoy!
Hoy, magaling! May between ka! Sino ang nakakuha sa letrang H para babuo ang salitang ito? Okay, Paul, pakidikit sa pisara. Magaling! May between ka! Sino pang nakakuha ng larawan? Okay, Mark, pakidikit sa pisara. Ano yung nakuha mo, Mark? Kasoy! Magaling! May between ka! Sino ang nakakuha sa letrang S para mabuo ang salitang ito? Okay, Rose, pakidikit sa pisara. Magaling! May between ka! Sino pa ang nakakuha ng larawan? Okay, Grace, pakidikit sa pisara. Ano yan nakuha mo, Grace? Ulam! Magaling! May between ka! Sino ang nakakuha sa letrang M para mabuo natin ang salitang ito? Okay, Lini, pakidikit sa pisara. Magaling! May between ka! Sino ang nakakuha sa huli nating larawan? Okay, Pedro, pakidikit sa pisara. Ano yan, Pedro? Ulam! Magaling! May between ka! Sino ang nakakuha sa letrang NG para mabuo natin ang salitang ito? Okay! Juan, pakidikit sa pisara. Magaling! May between ka! Okay, mga bata, sabay-sabay nating basahin ang ating nabuong mga salita. Laso, baso. Kahoy, kasoy. Ulam, ulam. Ano ang inyong napapansin sa mga salitang nasa pisara, mga bata? Alan! Tama, magkatugma. Tanggapin mo ang iyong bituin. Ano pa? Juan! Mahusay, magkatugma. Tunog. Tanggapin mo ang iyong bituin. Ang mga dalawang pares na magkatugma at magkatunog na salita ay may kaugnayan sa ating talakayan ngayong araw na ito. Bago tayo tumango sa ating talakayan, pakibasa muna ang ating layunin. Magaling! Makukuha niyo lamang yan kung kayo ay makinig ng mabuti sa guro at huwag magpuntuhan sa inyong katabi. At itaas ang inyong kamay kung gusto niyong sumagot at kung may nais kayong itanong. Naintindihan ba ninyo, mga bata? Okay, mahusay. Sa inyong palagay, ano kaya ang ating paksang tatalakayin ngayon? Sinong may idea? Okay, Rose. Makapares ng salita? May punto ka. Dahil dyan, tanggapin mo ang iyong bituin. Sino pang may idea? Okay, Pedro. Magkatugmang salita? May punto ka. Tanggapin mo ang iyong bituin. Handa na ba kayo sa ating paksang tatalakayin ngayon? Kung ganun, simulan na natin. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pares minimal. Ano kaya ang pares minimal, mga bata? Okay, basahin natin ng sabay-sabay upang malaman natin kung ano ang ibig sabihin ng pares minimal. Okay? Ang pares minimal ay mga pares ng mga salita na magkaiba ang kahulugan ngunit magkapareho ang kapaligiran maliban sa isang punima. Ginagamit ito upang
maipakita ang pagkakaiba ng mga tunog na magkakahawig, ngunit magkaiba ang unima at kahulugan. Ano ang tawag sa mga pares na mga salita na magkaiba ang kahulugan ngunit magkapareho ang kapaligiran maliban sa isang punima? Mahusay! Pares minimal! Ginagamit ang pares minimal upang maipakita ang pagkakaiba ng mga tunog na magkakahawig ngunit magkaiba ang punim at kahulugan. Magaling! Okay, Ana, ano nga ulit ang punima? Magaling! Tunog ng bawat letra. Kaya ang bawat letra ay napakahalaga dahil sa isang letra lang, kaya nitong magbago ng kahulugan. Dahil dyan, tanggapin mo ang iyong bituin. Juan, ano nga ulit ang pares minimal? Mahusay! May bituin ka! Halimbawa ng pares minimal. Misa, mesa. Ambon, ampon. Pakibasa ulit. Magaling! Mga halimbawa ng punima upang makabuo ng pares minimal ay mga punima K at W. Ano kaya ang posibleng mabuo natin dito ng pares minimal? Mahusay, sakay at saway. Sa S at H naman, magaling, sipag at hipag. At sa T at B naman, ano kaya? Okay, tama. Tali at bali, magaling. Pakibasa nga ulit ang mga halimbawa ng pares minimal, mga bata, sabay-sabay. Misa, mesa. Ambon, ampon. Sakay, saway. Sipag, hipag. Tali, bali. Mahusay! Alam niyo bang, maari din nating makita ang pagpalitan ng punima sa unahan? Gitna. Hindi na matangkang. At hulihan. Halimbawa sa unahan, laso at baso. Makikita nyo ang punimang L at B ay nagpapalitan sa unahan. At ang pala at bala. Makikita nyo ang punimang P at B nagpapalitan sa unahan. At halimbawa naman sa gitna ay ang kahoy at kasoy. Makikita nyo ang pagpapalit ng punimang H at S ay nasa gitna. At ang apo at abo. Makikita nyo ang pagpapalitan ng punimang P at B ay nasa gitna. Halimbawa naman sa hulihan, ulam at ulam. Makikita nyo ang pagpalit ng punimang M at NG ay nasa hulihan. At ang titig at titig naman, makikita nyo ang punimang K at G nagpapalitan sa
hulihan. Okay? Naintindihan ba, mga bata? Mahusay kung ganun. Ano nga ulit ang Paris Minimal? Okay. Juan. Mahusay. Magkatugmang salita, ngunit magkaibang kahulugan dahil sa punimang ginamit. Dahil dyan, may bituin ka. Magkapareho ba sila ng kahulugan? Magaling! Hindi, dahil sa punimang ginamit. Saan pwedeng makita ang mga punimang ginamit? Mahusay! Sa unahan, gitna at hulihan. Magbigay nga ng halimbawa ng Paris Minimal gamit ang mga punimang nasa pisara at sabihin kung nasa ang posisyon ang ginamit na punima. Okay. Sa punimang G at K, ano kaya ang Paris Minimal na pwede nating mabuo dito? Okay, line, gulay at kulay. Saan mo nakita ang pagpalitan ng punima line? Sa gulay at kulay. Sa unahan, magaling, may bituin ka. Dito naman sa punimang P at B, ano kaya ang mabuo nating Paris Minimal dito, mga bata? Okay, Ana. Payong at bayong. Magaling! Saan mo nakita ang pagpalitan ng punima sa payong at bayong? Ana, sa unahan. Magaling! Dahil dyan, tanggapin mo ang iyong bituin. Okay, dito naman tayo sa punimang R at W. Ano kaya ang mabuo nating Paris Minimal dito, mga bata? Okay, Mark. Araw at ayaw. Saan mo nakita ang pagpalitan ng punima, Mark? Sa gitna. Magaling! Tanggapin mo ang iyong bituin. Dito naman tayo sa punimang L at R. Ano kayang mabuo natin? Sinong makapagbigay? Okay, Anan! Ilog at irog. Magaling! Saan mo nakita ang pagpalitan ng punima, Alan? Sa gitna. Mahusay! Tanggapin mo ang iyong bituin! Dito naman tayo sa punimang W at Y. Ano kayang mabuo natin? Sinong makapagbigay sa akin? Okay, Juan. Salaw at salay. Saan mo nakita ang pagpalitan ng punima, Juan? Sa hulihan. Magaling, tanggapin mo ang iyong bituin. Okay, dito naman tayo sa punimang P at B. Okay, Frank. Alab at alab. Saan mo nakikita ang pagpalitan ng punima? Sa hulihan. Tama. Tanggapin mo ang iyong bituin. Paano nagkakaiba ang kahulugan ng dalawang salita na magkatugma? Dahil sa punimang ginamit, kaya naging magkaiba ang kahulugan. Basta laging tandaan, ang pares na mga salita na magkaiba ang kahulugan, ngunit magkapareho ang kapaligiran maliban sa isang punima, sa magkatulad na posisyon ay tinatawag na pares minimal. Maliwanag at intindihan ba ang pares minimal, mga bata? Mahusay! Dahil dyan, hahatiin ko kayo sa apat na pangkat para sa ating pangkatang gawain. Bawat pangkat ay pumili ng leader. Handa na ba kayo? Okay, mahusay. Unang hanay, unang pangkat. Ikalawang hanay, pangalawang pangkat. Pangatlong hanay, pangatlong pangkat. At ang ikaapat na hanay, ang pang-apat na pangkat.
Okay, unang tangkat, pakibasa ang panuto. Okay, pangalawang tangkat, pakibasa ang panuto. Okay, ikatlong pangkat, pakibasa ang panuto. Magaling! Ikaapat na pangkat. Okay, maliwanag na ba kung ano ang inyong gagawin? Kung ganun, pwede na kayong magsimula. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minutos. Tapos na bang lahat? Kung ganun, ipresenta sa harap ang inyong pangkatang gawain. Magsimula tayo sa unang pangkat. Mahusay! Dahil dyan, tanggapin nyo ang munting regalo ni teacher. Okay, pangalawang pangkat. Magaling! Dahil dyan, tanggapin nyo ang munting regalo ni teacher. Okay, ikatlong pangkat. Mahusay! Dahil dyan, tanggapin nyo ang munting regalo ni teacher. Okay, pang-apat na pangkat. Okay, mahusay! Dahil dyan, tanggapin nyo ang munting regalo ni teacher. Dahil napakahusay nyo, bigyan ng maraming palakpak ang inyong sarili. Maliwanag na ba ang ating pinag-aralan? Mahusay! Mayroong hinanda si teacher ng mga sagutang papel para sa ating pagsusulit. Kumuha ng isa at pakipasa. Nakakuha na ba ang lahat ng sagutang papel? Kung ganun, pwede na magsimula. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minutos. Tapos na bang lahat? Kung ganun, pakipasa ang lahat ng sagutang papel at kung sino ang nakakuha ng mga bituing papel, pakibigay sa akin pagkatapos ng klase para maitala ko ang mga puntos. Okay, kopyahin ang takdang aralin ng tahimik. Maliwanag ba mga bata? Okay, mahusay kung ganun. Tapos na ba kopyahin ang ating takdang aralin? Wala na bang tanong tungkol sa ating takdang aralin, mga bata? Okay, kung ganun, tumayo na ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Paalam na, mga bata. Salamat sa pakikinig.